AH1N1 ay isang bagong influenza virus na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga tao. Ang naturang virus ay unang nakita sa mga mamamayan ng Amerika, kabilang na sa Mexico at Canada noong Abril nitong taon. At ngayon nga ay may mga kumpirmadong apektado na sa ating bansa at mga karatig na lawigan tulad ng Nueva Ecija at Cagayan. Ang virus ay mabilis na nananalasa sa pamamagitan ng paghawa ng mga tao sa isa't isa. Mabilis ang pagkalat na kung hindi maaagapan ay magiging sanhi ng di magandang kalagayan ng kalusugan o ang pagkamatay. Ang sintomas ng nasabing virus sa tao ay halos katulad din ng pangkaraniwang flu o influenza. Mararamdaman ang lagnat, pag-ubo, pananakit ng lalamunan o sore throat, sipon, pananakit ng ulo, pagkapagod at panginginig. Ilan din sa maaring maramdaman ay ang pagtatahe o diarrhea at pagsusuka. Ang mga sumusunod na video na inyong matutunghayan ay naglalayong bigyan kayo ng ilang mahalagang impormasyon ukol sa naturang salot. Ang mga guro sa edukasyong pangkalusugan ng NBGCHS ay magbibigay linaw sa ating mga katanungan at mga impormasyong magiging armas upang maiwasan o maigupo ang H1N1 influenza virus. Ano po ang dapat kong gawin upang maiwasan ko ang pagkakasakit nito? Sa kasalukuyan, wala pang bakuna para sa ganitong sakit ng H1N1 influenza. Ngunit may maaari tayong gawin para makaiwas dito. Una, kapag ikaw ay inubo o bumabahing, kailangan natakpan mo ng tissue ang iyong bibig upang hindi kumalat ang virus. Kung wala ka namang tissue, pwede rin gamitin ang manggas ng iyong gamit sa pagbahing o pag-ubo. Pangalawa, ugaling maghugas ng kamay. Gagamit ang malinis na tubig at sabon. O maaari din gumamit ng alcohol-based hand cleaners or sanitizers. Pangatlo, iwasan ang paghawak sa mata, sa ilong at sa bibig. Dahil sa pamamagitan nito ay maaring maikalat ang nasabing virus. At iwasan din ang makihalubilo sa taong may sakit. At kung sakaling hindi maiwasan at ikaw ay magkasakit ng influenza, mas mabuti na manatili na lang sa yung tahanan, huwag nang pumasok sa opisina o sa paralan upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing virus. Ano po ang maaaring iwasan ko para hindi lumaganap ang sakit na AH1N1 influenza virus? Kung sakaling ikaw ay nagkasakit ng H1N1 influenza, ito ang pinakamabuting gawin. Unang-una, i-quarantine ang sarili. Manatili na lamang sa bahay, huwag mo nang pumasok sa eskwelahan o pumasok sa opisina upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Pangalawa, ugaliing gumamit ng hand sanitizer or maghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon. Kung sakali man na ikaw ay inubo o bumabahing, ugaliing gumamit ng tissue para takpan ang bibig, ang ilong. At kung wala ka namang dalang tissue, maaari ring gamitin ang manggas ng iyong damit sa pag-ubo at pagbahing. Iwasan ang makihalubilo sa mga tao upang hindi na kumalat ang nasabing nakakamatay na. Ano po ang gagawin ko pag nagkaroon ako ng H1N1 virus? Kapag tayo ay nakaramdam ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, kaya ay sore throat, magpatingin tayo sa doktor upang mabigyan tayo ng nararapat na lunas. Iwasan din natin ang paglabas ng bahay o mag-self-quarantine
na hanggang 10 araw at iwasan natin ang pakikisalamuha sa ibang tao upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing AH1N1 virus. Nakukuha ba ang H1N1 influenza sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng baboy? Isang napakalaking hindi ang sagot ko rito. Ang pagkain ng karne ng baboy ay ligtas kung ito ay nagawa ng tama at naluto ng wasto. Saan po maaaring makuha ang kontaminasyon ng sakit na ito? May mga virus o germs na tumatagal ng 2 oras sa ating paligid. Makikita ito sa mga mesa, upuan, doorknobs, mga mesa lalo na sa mga kainan. Kapag tayo naman ay makapaghugas ng ating kamay para parati, maiwasan natin ang ating tsansa na makontaminahan ng mga nasabing virus o germs. At maiwasan natin siyempre ang pagkakasakit. Gaano katagal ang sakit ng ibang tao na nakakaawa ng naturang sakit ng ibang tao? Ang taong nagdadala ng AH1N1 virus ay maaari nang makapaghawa o makahawa sa iba simula sa unang araw bago mo pa maramdaman ang sintomas nito hanggang sa 7th araw ng paglala ng iyong sakit. Ibig sabihin lamang nito, ikaw ay maaari nang makahawa sa iba bago mo pa malaman na ikaw ay may sakit na at o habang ikaw ay may sakit. Ang mga taong may H1N1 virus infection ay madaling posibilidad na madaling makahawa ito sa ibang tao. Ito rin ay kinikitaan ng mga palatandaan gaya ng pag-ubo, sipon at lagnat na tumatagal ng 7 araw. Posible rin itong umaabot ng 7 araw at ang mga kabataan o mga bata ang karaniwang dinadapuan ng ganitong sakit. Paano ang tamang waste disposal upang di lumaganap ang influenza virus? Ang mga ginagamit ng mga pasyente o ng biktima ay kailangan ihiwalay o itapon sa tamang lalagyan. Kailangan ang palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Gumamit din ng alcohol o ng hand wash sanitizer upang maiwasan ang nasabing virus. Paano nakahahawa ang isang tao na apektado ng H1N1 virus? Ang germs ay kumakalat kapag ang isang tao ay humawak sa isang bagay na kontaminado. Tapos, ihahawak niya yung kanyang kamay sa kanyang ilong, mata, o kay bunganga na hindi mo lang nakapaghugas ng kamay. At ang tilamsig ng laway ng isang taong umubo, bumahing, ay sumasama sa hangin. At dito sa laway na ito, nakalagay ang mga germs o mikrobyo. Kapag ang isang tao ay nakahawak na ng mga bagay-bagay tulad ng mesa, upuan, na kung saan dumapo yung tilamsig ng laway ng isang tao, doon na lumilipad sa kanya yung virus.